hindi bahay o lupa, ang naisip ang ipundar ng kababayan nating overseas Filipino worker, na si Inday Ilusan, kundi mga alahas. Sa ilang taon niyang pangingibang bansa, ay halos wala pa siyang naipundar, dahil na rin sa pagtulong niya sa pamilya niya sa Pilipinas. Subalit nitong Nobyembre kahit wala raw siyang hilig sa mga alahas, naisipan niyang paunti-unting bumili nito, upang makita naman daw niya na may pinatutunguhan ang kanyang pinaghirapang pera. Bili uli kada sweldo. Para maubos man pera, may alahas pa na maisasanla sa Pinas pag nagipit. Kada sweldo bibili ako 2 na tig 21 karat kahit maliit lang, basta meron akong nakita sa pinaghirapan ko. Pahayag ni Inday. Single mother daw siya, at sa edad na 46, 7 taong gulang pa lamang ang kanyang anak na naiwan sa Pilipinas. Noong 2005 pa nang siya ay mag-abroad, at aminado siyang wala halos siyang naipon, dahil na rin sa pagtulong niya sa pamilya niya sa Pilipinas. Noong wala pa siyang anak, mga pamangkin ang kanyang pinagpapaaral, at para sa kanya, ang tagumpay ng mga ito, ay tagumpay na rin niya. Subalit nang magkaroon ng sariling anak, naisip niyang magpundar na, upang may patunguhang maganda, ang perang kinikita. Maswerte raw si Inday, na sa loob ng 4 na taon niya sa kasalukuyang employer, ay nanatiling mabait ang mga ito sa kanya. Mahirap man, lalo na pag sinusumpong ng pagka-homesick sa kanyang pamilya, nilalabanan na lamang niya ang pakiramdam na ito, at itinutuon ang kanyang pag-iisip, sa trabaho na kanya namang na-enjoy. Huwag basta sumuko, tibayan ang loob, tapusin ang kontrata at isipin ang pamilya. E-enjoy ang buhay OFW. Manalig sa taas, lagi manalangin, dahil yan lang sandata natin, si God lang makakatulong sa atin kapag nag-iisa tayo, ang payo ni Inday, sa mga kababayan nating tulad niya, ay naninilbihan sa ibang bansa. Huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell, para updated kayo sa mga susunod na videos.